Nung na-build na yung church dito, tinawag itong si Mary. Okay? Okay na, brad? Continue. So, si Mary, tinawag siyang ano? Queen? Queen of what? Queen of heaven? Kasi niya? So, meron siyang connection dito, no? Yung Queen of Heaven na si Semiramis yung binagit sa Jeremiah chapter 44, okay? Right? Na sino wino-worship nila, wino-worship din sa panahong ito na kung saan ang talaga nag-cradle niyan ay yung Church of Pergamos. Kaya tinawag siyang Satan Seat or Seat of Satan, okay? Actually, ang Church ng Catholic, meron siyang paniniwala sa infallibility of the Pope. Infallibility of the Pope. Ibig sabihin, kapag ka nagsalita ang Pope out of his seat, okay, ang tawag dyan, ex cathedra, lahat ng kanyang sasabihin, out of the seat, okay, out of the seat, cathedra, di ba, kaya may cathedral, out of the seat. Pag nagsalita ang Pope, wala siyang mali. He is like God. Okay? Alright, yan ang belief nila. So, kung makikita ninyo, the Pope is equivalent to the Word of God. Tanda natin, only Satan has that motive na siya maging kapantay ng Diyos. Amen. Okay? So, mula doon sa ex-cathedra, the Pope can declare things na kahit na hindi totoo. At yun ay hindi pwedeng tanggihan. Bakit? Kasi galing sa upuan, galing sa seat. Kaya ka tinawag itong Satan seat or seat of Satan. Okay? Alright, see that? Okay, anong connection niyan? Ang connection niyan, balang araw is going to speak. Alright, kung sasalita siya, right? You go to Revelation 13. Revelation 13. Revelation 13, please. Okay? Revelation 13. Look at verse 6. And he opened his mouth and blasphemed against God to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them. And all power was given him over all kindreds and tongues and nations. And all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. You see that? Okay? Nakita po ninyo? Okay? So, yung nagsasalita dito sa tribulation period, ang sabi ng Bible, okay? Magbablaspim siya. Ibig sabihin, lahat ng sasabihin niya against sa Diyos. Paano niya magagawa yun? Habang siya ay religious person, meron siyang power na magsalita at yung pong paniniwala nila na yung kanyang sasabihin is equivalent to God's Word. Okay? Alam niyo po kung sino may doktrina lang nun? That's the Pope. Infallibility of the Pope. Kaya nga, he is, that position, that Pope position, is so powerful. Have you seen that? Nakapag bumibisit siya, kahit anong religion, ng country na kanyang pupuntahan, tinatanggap siya. Oh, Dubai. Na nakapunta siya ng Dubai. Yeah. Kahit na dito, halos lumuhot ng tao. At control lahat. Walang land trip, walang air trip, walang water trip. Okay? Travel. Because he is a world powerful person. Okay? So, napaka hina na lang ng senses natin pag di natin nakita na ang pinaka gugustuhin posisyon ng devil na kuhanin ay wala nga ba? Iba, kundi yung pinakamataas na posisyon sa buong mundo. Kaya nga po, halatang halata because in the tribulation period, okay, ang church buhay po siya. Buhay. Alam natin bakit sa buhay. Because nag-exist siya as a church, as a professing church. Professing, ano? Nagkunwari siyang kaibigan ng lahat. Professing siya. Okay? So, this Vatican, okay, nakalagay po sa saan? Sa Revelation 17, verse number 5. Ito niyo? Amen. Ano siya? Babylon
the Great. Okay? Babylon the Great. The Mother of Harlot. The Mother of Harlot. See that? Kaya tinatawag siyang Mother Church. Mother of Harlot. Bakit siya Harlot? Because she unite herself with other religions. Kaya nga may ecumenism. Okay. So, siya ay Mother of Harlot. Dito rin ito. Okay? Connection. Babylon. Saan siya galing? Babel. Yung religion ng Babel, Babylon, okay? Iisa lang po yun. At na-transfer sa buong mundo as a Queen of Heaven. Kaya pagdating sa tribulation period, yung Babylon the Great, the Mother of Harlot, is no other than the Roman Catholic Church. Because the meaning of Catholic is what? Universal. So, ibig sabihin universal, it is a one-world church. So, one-world church. See that? Okay? So, yung pinaka-position na kukuhanin, alright, ng office ng Antichrist, doon siya mag-incarnate, doon siya kukuha ng position. Magiging tao siya, sabi ng Bible, man of sin. Diba? Magiging tao siya, man of sin. Parang si Christ, Diyos siya. Katawang tao, yung Satan. Satan siya, okay? Pero nasa inyo ng tao, siya ay Antichrist. Okay? Alright, you see that? Kaya nga anti means what? He looks like Jesus Christ. Anti means it's like a type, no? Opposite. Opposite siya, pero hawig siya. May similarity sila, di ba? May similarity sila. Because ang similarity nila, siya ay tatawaging Christ. Amen? Matthew chapter 24, sabi ng Bible, what verse is that? Many will say unto me, many will say, Matthew 24, I think verse 4, say, I am Christ and shall deceive many. I think verse number 5 yun. Okay, sabi nila, Christ, I am Christ. I am Christ and shall deceive many. I am Christ, Matthew 24. Okay? So makita ninyo, na kung ano yung declaration ng Roman Catholic Church, na siya yung Vicar of Christ. Okay? Vicar of Christ, Matthew 24. Okay, hanapin ko lang. Matthew 24. Okay? Asan na tayo? Matthew, i-ready natin yung mga questions. Huh? Apo ko, sir. Verse 5. Tama po. Verse 5. Matthew 24:5. Okay? Yun. See? Eh, sino ba si Juan? Sino ba si Pope ngayon? Tinawag siyang ano? Vicarius Filii. Filii. No? Isang ay panumpa sa Filii. So, alright. Vicarius Filii. Alright? Sabihin niya, the Vicar of Christ. So, siya si Kristo ngayon. Kaya sabi ng Matthew 24, sa huling araw, sa tribulation period, what? Sasabihin nila, ako yung Kristo. Kaya po na nag-claim yun, walang iba kundi yung po. Way back, ano pa? Way back dito pa. Long, long time. Bro. Yeah. Sipin mo, 300 AD na ito. Ano tayo ngayon? 2020 AD. So, ibig sabihin, 1,700 years siya kineclaim na siya ay Christ. At sinasabi niya na yung church niya, yun ang way to heaven. See? That's the way to heaven. Okay? Outside of the Christ, outside of the church, there is no salvation. Ito yung claim nila. Okay? At declared sa Bible na itong church na ito, magiging habitation siya ng devils. At saka unclean spirits. Birds. And unclean spirits. Alright? So marami pong mga, marami nakatabong lihim sa Vatican. Kaya kung tatanggi siya ko, why the Pope? Why the Pope? He's the only one that says, I am Christ. Sa ating panahon. And he speaks in ex cathedra, he's infallible. Ibig sabihin, walang mali. Ha? Wala sa mali. Infallibility. Okay? Tapos yung kanila pinaworship na Queen of Heaven is directly connected to the old Babel, which is his, which is Nimrod, is a type of the Antichrist. See that? Okay? Amen. Ayan, alam niyo po, meron kayong paniniwala ang tao ngayon. Meron silang paniniwala doon sa baby Jesus. Yung pala ay matandang paniniwala niya, yung mother and child worship. Okay? Yung Holy Family. Di ba yung Holy Family? Tsaka yung mother and child worship.
Yun po ginagawa na dito pa lang, way back pa lang dito, meron na. So isipin mo yun ha, how many years? Yung line ng error, wala dito hanggang sa panahon natin ngayon. Okay? Hanggang sa dating na tribulation period. Kaya papasakin ng Diyos ito, itong church na ito. Papasakin. Because ito yung pumatay ng maraming blood ito, bloody. In history, I tell you, tahimik lang ang Roman Catholic, pero bloody siya. Ano sabi ng Bible sa kanya? Revelation 17. This is the last verse. And before that, I'm going to accept questions. Revelation 17. Ang po ninyo, Revelation 17. Okay? Tignan po ninyo, ha? Look at this one, ha? Revelation 17. The beast, verse 8, the beast that thou sowest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition, and they shall dwell on the earth, shall wander whose names were not written in the book of life from the foundation of the world. And they behold the beast that was and is not, and yet is. Okay? Look at this one. And here is the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains on which the woman seated. Okay? Man, the woman seated. Eh, sino yung woman na yun? Verse number 18. And the woman which thou sowest is that great city which reigneth over the kings of the earth. So, siya pa isang city na nakaupo siya sa seven mountains. Yan po yung Vatican ngayon. Yan ang location ng Vatican. Anong ginawa nila? Anong ginawa ng Vatican? Look at verse number 2. Sabi niya, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Okay? Ito, sabi niya, verse number 6, and I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. Admiration. Bila na? Ano siya? Bloody killer. Scarlet. Yeah, Scarlet. Okay, so may question po kayo at isa. From Sister Wilani Licopit, blessed evening po, Pastor. Catholic teaching po was also receiving and accepting Jesus Christ as their way of salvation. Wow. How about po yung mga Catholic na tumanggap sa Panginoon, they also believe in Jesus Christ. Maaari bang fake ang kanilang kaligtasan since they believe in Pope and idols which is not the true God? Yeah. As I have said, I'll just give you an example. Merong isang bata na pinatanggap. Siya po'y Muslim, no? And after that, chinyek. Kung siya ay tumanggap na, sabi niya, tumanggap po. Nasa si Jesus? Nasa puso po. Ang tanong, diba, nireject niya ba yung ano? Nireject niya ba si Allah? Sabi niya, hindi. Si Allah, nasa puso ko din. Dalawa niya sila ni Jesus. Okay. Kapag ang isang tao ay tumanggap sa Panginoon, meron din siyang tatalikuran. Tandaan niya na. Kaya nga may repentance, eh. Diba? May repentance. Hindi pwede, okay, ganito ha, kasi kapag ang isang tao tumanggap sa Panginoon, tapos nasa Catholic Church siya, anong gagawin niya sa loob ng Catholic Church? Tanong ko sa inyo. Titake siya ng ano? Ng ostya, tama? Kasi ang pinaka-center ng worship ng ano, ng Roman Catholic Church, ay yung pong Eucharist. Ano ba yung Eucharist? Eucharist. Ano ba yung Eucharist? Ha? This is called the sacrifice of Mass. Sa kanila ito, ostya na ito, yung wafer na ito, God ito, God. Okay? So dapat, alright? Ito si Jesus. Jesus. Oh, edi dalawa na po yung Jesus niya. Isang Jesus na tinanggap niya sa puso niya at isang Jesus na kinakain niya every Sunday. Okay? So, may confusion doon, ano? Kaya nga tayo, okay? Let's start with doctrine first. Doktrina. Hindi lang po yon. Ang Roman Catholic Church kasi, naniniwala sila sa co-mediatrix si Mary. Si Mary daw ay isang co-mediatrix. Hindi rin natin alam yan. Nung tayo okay? Nung tayo yung Roman Catholic. Co-mediatrix, ibig sabihin, kasama siya sa pagliligtas. Tawag tanong, kapatid, ha? Tanong, kapatid. Kung tumanggap siya sa Panginoon, and still, attending. Eh di, siyempre, pag-attend ka, re-reject mo ba si Mary? Hindi. Siyempre, hindi. Ma-attend ka eh.
Okay? So, ang paniniwala ng Roman Catholic kay Mary ay co-mediatrix. Ibig sabihin, kasama siya sa kaligtasan. Tama. Tatanggihan ba nila yon? Pangalawa, tatanggihan ba nila yung tinatanggap nilang wafer ay si Jesus? Tama. Okay? Ito pa, yung Sunday service nila, every time na may Sunday service, si Kristo ay namamatay ulit. No? Namamatay sa ulit. Okay. Eh, ang Bible, sabi ng Bible, once lang yan. Once and for all. Kaya lang, sa Roman Catholic, sacrifice ng Eucharist, every time na may Mass, namamatay si Christ. Bloody sacrifice. Kaya nga yung meron silang ano, meron silang cup, okay? Tapos merong wine niya, sabi nila, yun ay bloody Christ. Okay? Substantiation. Alright. Not only that, ha? Ang Eucharist, okay? Nagsisave sa tao, yun ang paniwala nila. Tatanggihan pa niya kaya yun? Na yung Eucharist ang nagsisave sa tao. Okay? Kasi yun ang eternal life, eh? To eat the flesh and blood of Christ. Okay? Oh, tapos sa kanila, ang namamatay sa na soul ay sa purgatory. Okay? Pumupunta. In between heaven, ito yung heaven, tsaka hell. Okay. The middle place. Now, ito, Sister Lani, meron kong isang nakasakay sa bus. At nung tanongin ko sa kanya, tinanggap mo na ba si Jesus? Sabi niya, opo, tinanggap mo na. Pero siya pala ay isang teacher ng isang religion. Parang ascertain. At tinanong ko, ano religion niya? Bahay faith. Narinig niyo na yung bahay faith? Bahay faith. Bahay. Sa Indonesia marami yan. B-A-H-A-I. Bahay faith. So first time ko rin narinig yung bahay faith. Sabi niya kasi, lahat ng religion, tinatanggap namin. Even Jesus. He is in our heart. Okay? So, ang delikado kasi sa pagtanggap kay Jesus, kasi akala natin yung pagtanggap, okay, enough na yun. Hindi. Baka mali yung pagtanggap. Amen? Una, baka maling Jesus. Hindi pa rin niya naintindihan yung Jesus. Kasi lahat tayo, gumisik tayo sa Panginoon, walang may Jesus. Pero yung Jesus na alam natin, kapatid, sa Roman Catholic Church, yung Jesus na alam natin, ano siya? Kapantay lang siya ni Mary. Kaya hindi tayo Trinity sa Roman Catholic Church. Tayo ay quaternity. Hindi tayo quaternity. Hindi tayo Trinity. Because Mary is kapantay lang siya ni Jesus Christ. So, i-check mo, no, yung salvation. Ganito, mati-check mo kung talaga yung ligtas yung tao. Sabi mo, naniniwala ka bang si Jesus yon? Naniniwala ka bang blood ni Jesus yon? Naniniwala ka ba na kapag ikaw ay na-save, hindi ka pumunta sa purgatory? Ikaw ay diretso sa heaven. So, i-check, okay? At ito ang pinakamatindi. Ako, nakita ko. Tatanggapin niya lahat yan, pero ito hindi niya tatanggihan. Si Mary, ano? Si Mary. Nasabi niya, hindi ko pwedeng reject si Mary. Kasi si Mary sa kanila, yun ang in-exalt nila ng exalt maliban kay Jesus Christ. In-exalt nila yan. Sa pananagin na, puro niya yan. Yan. Holy Mary. Right? Follow-up question niya pa, sir. So, wala po bang saved na Catholic? Tama po ba? Because of their belief? Ganito yan eh. May mga Catholic na ang tawag dyan ay nominal. Alam mo yung nominal, di ba? Nominal. Nominal. Narinig nyo na yung word na nominal? Only by name. Ibig sabihin, Katoliko na wala namang alam sa doktrina. Gumising na si Katoliko. Di ba, lagi nila sinasabi yan, dito na ako namulat, dito na ako mamatay, kandado, tapon susi. Oo. So, nominal. Ibig sabihin, parang maraming mga Pilipinong ganun, nominal. Katoliko sila, pero wala silang pakialam sa nangyayari sa church nila. Hindi nga sumisimba eh. Diba? Hindi nga nila kung sila yung binyagan, okay, no? Ayun ba? So, just nominal. Ito yung malaking chance. Ito pa yung may chance. Okay? Ito yung malaking chance kasi nga, actually dyan, bakanti ang puso at isip niya eh. At ang introduction ng Bible, siya ang una niyang tatanggaping doktrina. Bakit? Kasi kung ano yung narinig niya mula sa Bible, yun ang paniniwalaan niya. Kasi wala siyang naririnig na misa.
Natala siyang pakilam dyan. Sipin nyo, sa Roman Catholic Church, merong seven, merong seven sacraments. Maraming Christian, maraming naging Baptist na dating Katoliko, hindi, hindi nila alam yung seven sacraments. Yung seven sacraments, yun ang way to salvation eh. Okay? So, hindi nga nila alam kung anong difference ng purgatory sa hell. Right? Maraming Katolik na gano'n. So, ang tawag ng mga nominal, yun ang malaking chance na masave. Okay? Kaya nga dapat yun naalagaan. Papasyalan palagi para sa gano'n, kahit siya'y Katolik, later on, maintindihan niya, yung pagiging Katoliko niya, wala palang kwenta yun. Bakit? Walang tinuro sa kanya. Pero kapag ikaw nandun, natuturo ka, then, kahit siya'y Katoliko at hindi pa siya nabaptize, di ba? As a Baptist, then saved na siya. Bakit? Kasi yung truth na pumasok sa kanya, yun ang una niyang tinanggap. Hindi yung Roman Catholic. Kasi nominal nga siya. Di ba? Para pong yung mga nandiyo sa kanto, makikita mo lang sa ano yan, sa simbahan, kapag makikikasal. Makikikain sa binyagan. Okay, from Sister Jessica Jane Solano, may meaning po ba ang pagsuot nila ng white and red? Para po kasing Red Riding Hood. Aware po ba ang Pope na siya ang magiging Antichrist? No, he's not. Actually, he knows some error of his church. Okay? Yung mga suit nila, okay, merong mga meaning din yon, di ba? Hierarchy kasi yan eh. Ang Roman Catholic Church kasi, hierarchy. Pag sabi hierarchy, oh, hierarchical, pag sabi, ganito ang format niya, no? Ang format ng Roman Catholic Church, pag ganito, kaya ang tawag dyan, the Nicolaitanes, di ba? Nicolaitanes. Okay, pag Nicolaitanes, ito yung Nicolaitanes. Asa Revelation 2. Chapter 2, no? Nicolaitanes. Okay? Nick. Ang tawag dyan ay hierarchy. Hierarchy. Okay? Hierarchy. So, ito yung hierarchical. Saan nila nakuha yung setup na yan? Galing yan sa Rome. Dati yan, emperor ang head. Okay? Ngayon, nung... Okay, tapos may mga senate, tapos meron silang mga laity sa baba. Okay? Alright? So, yung mga senate, pinalitan nilang cardinals. Okay? And then, yung mga clergy, tinawag nilang mga bishops. Okay? So, yung emperor, yun ang pinaka-head. Sa Rome, ha? Rome. Roman Catholic political Rome. Doon nawala yung Rome as political, pinalitan nila, ginawa nilang Roman Catholic Church. Okay? Alright? At yung Roman Catholic Church, pinalitan nila yung emperor nila, ginawang Pope. Okay? Pero yung setup, ganun pa rin. Nicolaitanes pa rin. Okay? Kaya may suit sila, different, okay, parang mga Robin Hood, kung ano, no? Actually, yung robe nila ay nasa judges yun, no? Yung robe, yung pagsuot nila ng robe, okay? Yun ay practice ka mga Roman Catholic, ay Rome, political Rome. Okay, yung robe. Alam mo ba yung robe na sinusuot natin sa mga judges? Sa mga judges, galing yan sa mga Greek yan, robe. Okay? Greek ang nagsusuot yan. Tapos saan ba galing yan? Sa mga nag-worship sa Baal. Okay? Kita mo yan, yung meron silang tinatawag na best. Okay, sa English, sa King James Bible natin, best, ang tawag yan, or vesture. Okay, kaya meron tawag tayong investure, ng pagsuot ng damit, best. Okay, so hierarchical siya. Kaya may iba-ibang itsura nila. Ibang itsura ng Pope, sa Cardinal, tapos sa Bishops, tapos sa Priest. Ganun sila, o ladderized. Okay, now, yung next question ni Sister Jessica. Ano yung question niya, Sister Jessica? Yung second question niya na ano, aware po ba siya na siya yung magiging okay. Antichrist? So wala siyang awareness dito. Okay? Bakit? Kasi nga nalulunod sila sa ano, sa karangyaan, di ba? Na-enjoy nila yung ligaya, yung saya, yung puwersa, yung power. So nalulunod sila sa ganon. And of course, di ba? Ang tawag ng Bible dito sa 2 Thessalonians chapter 2. Buksan po ninyo, 2 Thessalonians chapter 2. Kaya reason kung bakit po sila nalulunod sa ganon, ay ito po ang dahilan. So they are what? They are being deluded. Okay? Na-delude po sila sa kanilang paniniwala. Okay? 2 Thessalonians chapter 2. Tignan po ninyo sa Bible natin.
2 Thessalonians chapter 2, okay? Dito po sa verse number 11. And for this cause, God shall send them a strong delusion, yung word na delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned, who believe not the truth, but had pleasure. Pleasure. May pleasure na sila in unrighteousness. So ba naman, yung pinakamayaman ka, di ba? Lahat ng tao lulod sa'yo. Para kang Diyos. Oh. So ano sila? Deluded. Hindi nila alam. Okay? So nakuha po ninyo? Amen. Sir, deluded. Defentorio. Buti po, Pastor. Ano po pinagkaiba ng Pope and Black Pope? Salamat. Okay. Ang Pope kasi, siya yung visible. Ha? Yung Pope, siya yung visible. Okay? Ngayon, si Ignatius Loyola, noong panahon ng Reformation, ganyan, panahon ng Reformation, nasa time ng 15th century, yung Reformation. Ito yung time ng Reformation. Reformation, no? Nag-build si Loyola ng Ignatius. Ignatius de Loyola. Oh, bilisan nyo. Ignatius de Loyola. Okay? Ignatius de Loyola. Okay. Ito ngayon ang naging simulain ng Jesuit orders. Okay? Or society. The Black Popes. Okay? So, dito sa Jesuits. Okay? Alright? Ito'y parang mga, ano to? Elites. Alright? Pumapasok sila sa mga Protestant churches. Okay? Kasi nga gusto nilang i-counter ang Reformation. Undercover agents. Yan. So, ang Jesuits, meron siyang Black Pope. Okay? So, he controls the underground activities of the Jesuit to destroy the Reformation. Counter-Reformation ang tawag niyan. Mm-hmm. Alright, from Sister Natalie Abel Cangas. Good evening po, Pastor. Di po ba ang false prophet ay ang Roman Catholic, the Pope, and Antichrist is a political leader? Siya ang magpapabagsak din po sa false prophet, Roman Catholic, close and open parenthesis, sa kalagitnaan po ng tribulation. But actually, they go, kasi yan ang pabagasok niya ng Trinity, Satanic Trinity, yan, di ba? The Pope, the false prophet, and the Pope, yung Antichrist, the false prophet, at saka yung isa, I think yung isa yung false prophet, tingnan natin sa Revelation 20, no? Revelation 20. Verse 10, sabi niya, and the devil deceived them was cast into the lake of fire, the Satan, where the beast, that's the Antichrist, and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Okay? So, ibig sabihin, ito yung union ng tatlo, no? False prophet, yung Antichrist, at saka si Satan. Yun ang union nun, yung tatlo. Mm-hmm. Alright? So, they go together until what? Until the end of the tribulation period. They go together. Kaya, sabi ng Bible, the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast of the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Ang magdi-destroy lang talaga doon sa beast or sa Antichrist ay walang iba kundi si Jesus Christ. Revelation chapter 19, di ba? Ano kayo dito sa verse number 19, and I saw the beast and the kings of the earth, and there the armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army, and the beast was taken with him, the false prophet that wrought miracles before him, which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image, his both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. Okay? So both sila, yung Antichrist at saka yung false prophet, okay, will be destroyed by the Lord, si Kristo, ang magwawasak sa kanila. Both sila. Ha? Okay? And then sa Revelation 20 verse 10, yun namang si Satan kakasa sa lake of fire. Amen. Thank you po, Pastor. Yung mga nominal po na sinasabi nyo, sila po yung kapag nasiran ng salvation ay tumatanggap po sila kaagad sa katuruan ng Bible. Salamat po. Opo. Another question is,
what is the seven hills, seven mountains in Revelation 17:19? 17:9. Ano po yung seven mountains doon, Pastor? Yung seven mountains kasi yun yung kasi yung kung makikita niyo yan sa pera ng euro, meron kayong euro. Ah, meron ako. Euro money. Ang euro money, makita mo siya, meron siyang seven mountains. Pagkatapos nandun yung babae, no? Right, sitting upon the seven mountains. So seven mountains, okay? Itong area na ito, itong kabuuan ng area na ito, okay? So meron akong picture niya. Itong kabuuan ng ito, ito yung area, okay? Yan ang state of Vatican. Okay? So yung seven mountains na yan, ito yung area ng Vatican. Okay? The area state of Vatican. Maliit lang yung Vatican eh. No? Alright, mayroon bang picture dito yung babae? Five euro lang yung kasar eh. Ah, five, bro. Anong... Yung isang euro siguro. Baka makahanap si brother ng picture. Okay? Pagkagaling ako ng Europe. Yan. Alright, so yung seven mountains na literal yun. Mga seven mountains or hills. So, that's the location of the Vatican. What will be the role of Judas Iscariot in tribulation period and why the number 13 is significant? Kasi una, number one, yung number 13, kasi significant, kasi ang numbers will lead us. Remember, God is a God of number, di ba? Kaya nga po rito niyang number 7. So he's a God of number. Tapos, yung 13 kasi, di ba, yung 1 may significance yun. Bilang unity, no? One God, okay? Yung 3, Trinity, alright? Yung 4 quarters of the earth, okay? 4 winds, okay? Yung 2, number of division. Yung 3, number of Trinity. Yung 4, number of 4, kaya nga square ng 4 quarters of the earth. Number 5, number of death. Number 6, number of man. Number 7, number of God. Completion. Number 8, number of beginning. Number 9, number of fruit. Number 10, number of Gentiles. Number 11, go back to 2. Kasi yung 11, in Genesis 11, that is the dispersion. Yeah? Division, yung 11. 12 is what? Israel. Remember that. And then 13, okay, wala nang matitira, kundi para kay Satan na lang. 13, number of rebellion, 13, first time nag-appear siya sa book of Genesis, okay? Yung word na rebellion. 13 is the number of rebellion, okay? Alright, so, ngayon, connected dyan sa number doon sa Revelation 17:5, yung Mother of Harlot. 17 words yun, okay? Now, yung tanong ni brother ano kanina, o nga pa sunod, no? Genesis 13:13, it has 13 words. Yeah. See? Kaya nga magagamit mo rin yung numbering na yan para ma-detect mo kung ano yung mga meanings, mga kahulugan. Bira, no? But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly sacked on 13. That's right. 13. Yung Judas Iscariot. O nga, sorry. So yung connection ni Judas Iscariot, okay? Yung soul kasi niya ngayon nasa bottomless pit. At, check natin sa Revelation 13, brother, no? Total nasa Antichrist na tayo. Amen. Revelation 13. Tignan po ninyo, dito sa Revelation 13, kung kayo po ay may Bible, tignan po ninyo doon, Revelation 13. Revelation 13. Meron pong binanggit dyan, tungkol doon sa beast. Okay? Verse 10 hanggang 12. He that killeth into captivity shall go into captivity. Makukulong siya. He that killeth with the sword, that be killed with the sword, mamamatay siya. Here is the patience and the faith of the saints. And I build another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon, and he exercised all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. See that? Deadly wound was healed.
At sabi ng Bible, yung kanyang, di ba yung right eye niya, yun yung wounded, infected. Magre-resurrect din siya, no? From the dead, pambihira. Sabi niya sa verse 13, and he doeth great wonders, so that he made it far come down from heaven and on the earth in the sight of men. Okay, tignan natin sa Revelation 17. Tignan natin dito. Verse 8, the beast that thou sawest was and is not. Was and is not. Yung Antichrist, was and is not. Galing, dati siya, at is not, no? Ibig sabihin, present, past and present siya. And shall ascend out the bottomless of the bottomless pit to go into perdition. Revelation 9, ang galing sa bottomless pit, yung king na nandun, ay si Abaddon. Abaddon. At saka si Apollyon. So, ang possibility niya, yung soul ng Antichrist is Judas Iscariot. Kaya pala, Pastor, sabi sa Acts 1, di ba? He went to his own place. Yeah, yeah. Hindi sa hell. Yeah. That's right. So, kasi nga, si Judas Iscariot, siya ay tinawag na son of perdition. He's the Antichrist. Yung lesson natin doon sa 3.5. Yes, right. So, from Sister Jessica Jane Solano, so, Pastor, meron po bang powers ang Antichrist like black magic? May nagsabi po sa akin na nakakapagbuhay rin siya ng mga patay like Jesus. Yeah. Actually, pinagaling niya yung isang beast eh. Kasi kung babalikan natin yung earthly ministry ni Christ, isa sa mga apostol niya ay devil. Diba? And kahit po siya devil, according to the Bible, binigyan siya ng authority to heal. Diba? Yung 12 apostles, isa doon si Judas Iscariot eh. Uh-huh. Devil yun. Pero lahat sila, binigyan sila ng kapangyarihan magpagaling ng sakit. Delegated power by Jesus Christ. At sila po ay gumaling. Yung mga pinagagaling nila, gumaling sila. Okay? So it means the devil can do that. But ito ang sagot. Can do that if God will permit it. God will permit it. Sabihin, meron pa rin permissive. May permissive will pa rin. Okay? Kita mo, brad, yung era ng Vatican. Kita mo yung area ng Vatican. Area ng Vatican. Sige po. Bagay. Sige. So, merong kakayanan, pero that's any limited capacity. Kasi nga, ang Diyos, kapag ka pinag-usapan ng Diablo, kontrolado pa rin niya eh. Na? That's amazing. Para bang hindi niya magawa lahat dahil sa hindi sa hinahayaan ng Diyos. May restriction pa rin siya. Job chapter number 1. Sample yun. Yung mismong top view. From Brother Rob, being analog. Yung mapa. Good evening po, Pastor and Bro Mike. Nabasa ko po sa dispensational truth nila, Clarence Larkin. Ang view po niya, when Judas comes back from the abyss, he will be the Antichrist. Ano po ang masasabi nyo? Map. Ano pong masasabi? Asan siya? Surat mo, map. Ba't wala ako? Bira. Namatay ang amin. Wala yung live ko. Yan. Pag talagang gara lang ganito, marami nangyayari. Wala na yung question. Binabasa ko. Sige, anyway, mamaya na lang yan. Ayun. Okay na, pasal to. Good evening po, Pastor and Bro Mike. Nabasa ko po sa Dispensational Truth ni Clarence Larkin. Ang view po niya, when Judas comes back from the abyss, he will be the Antichrist. Ano po ang masasabi niyo dito? Yeah, that's true. Actually, he was the Antichrist. He was and is not, sabi ng Bible. Oo, no? He was. Yung word na he was, Pasal. And is not. Nag-exist siya? Yeah. So, he was. Ibig sabihin, in the 3.5 years of Jesus Christ, Judas Iscariot is the Antichrist. Because ang tawag sa kanya, son of perdition. So, yung soul niya, nung siya namatay, okay? Alright, so yun po yun ang soul din ng Antichrist sa tribulation period. So hinayaan ng Panginoon na ma-join siya sa disciples, Pastor, no? Kaya nga may katotohanan talaga yung 3.5 years eh. Hinayaan siya pumasok doon. That's right. Mag-join. From Sister Belinda D. Paz,
Good evening po, Pastor. Ano po kaya ang mga Bible na ginagamit ng mga Pope? Salamat. That's a nice question. Okay. Actually, that's a nice question. Meron silang tinatawag nilang ang Bible nila. Meron silang tinatawag nilang Nihil Obstat, no? Nihil Obstat. Obstat. Ibig sabihin, kung ano yung kanilang ano, yun yung kanilang Nihil Obstat. Ito yung kanilang ano, ibig sabihin, pagka meron ganyan, meron cardinal signature, okay? Ibig sabihin, approved only by the Catholic. Alright, so yung Catholic, meron siyang sariling Bible. Yung Douay-Rheims Bible, okay? Ginawa niya sa panahon nila William Tyndale, okay? 1500s Douay-Rheims. Okay, to counteract the Bible of the Protestant, okay? So, ang Bible nila ay mahigit na, kasi tayo 66 tayo, no? Plus 7, nasa 72. Yan ang kanilang Bible. Kasi ang kanilang Bible merong plus apocrypha. 14. Apocrypha. Right? Okay? So, yun ang Bible na ginagamit ng Catholic Church. Ito yung kanilang pinaka-main Bible, yung Douay-Rheims. Okay? Douay-Rheims Bible. Nasa 1500s ito, no? 15th century. Ito is to counteract the Reformation na nangyayari sa panahon ng 15th century. So, counter-reformation book siya? Yeah. Bago lang mabas yung King James, meron ng Douay-Rheims version. Latin? Galing ito sa Alexandria, Egypt. Alexandrian manuscript, yung A and B, or Aleph, tsaka Vaticanus. Okay? Sinaiticus and Vaticanus. Alright? So, ito yung kanilang ginagamit na Bible. Okay, meron silang sariling Bible. At dito, dinagdag nila yung apocrypha. Kaya nga, naniwala sila sa purgatory because ang purgatory nasa Maccabees chapter 2. No? Yung Maccabees, isa sa aklat ng apocrypha, naniwala sila sa purgatory dahil nabasa nila sa apocrypha. Tayo, ang Bible natin, only 66 books. Okay? 66 books tayo. No? Ilan po yung ano, 39 sa Old Testament plus 27. So, yan po ay bumubuo ng 66 books. And we are sure na 66 lang. Okay? Hindi kasama ang apokrypha. Kasi ang apokrypha po, ginawa yan in between. Ito, for example, ito yung Old Testament. Tapos merong silent years na tinatawag nila, silent years. 400 years. Okay? Silent years na 400 years, no? 400 years. Ito yung namumuno ang mga Maccabeans o yung mga Maccabees, yung mga Hudyo yun, na sila ay nagpo-control sa Palestine, land of Palestine. Okay? So may mga scribes, nagsulat po sila ng mga aklat at yung ilan po doon ay tinawag natin apocrypha. It means a guest book or secret. Something that hidden. Yeah. Something that yung mga questionable, parang gano'ng books. Okay. Something hidden. Alright, from Brother Romel Lecopit, Pastor Joe. Sino ba? Sister Jessica Jane Solano muna pala. Okay. No connection po sa topic natin. Yung mga horror movies po na napapanood ko in the past, pag po sinasapian yung karakter ng devil, it's always at 3 a.m. That's correct po. In the morning. Sabi po nila, kaya daw po 3 a.m. ganong time daw po namatay si Jesus. Kaya malakas ang devil ng ganong oras. Wala connection yun. Actually, the devil is 24 hours. Bakit lang siya gagalaw sa 3 a.m.? That's only a, you know, that's an inside thought ng mga... Exorcism. Yeah. Actually, sabi ng Bible, I think... Naririnig ko nga rin yung paso madalas eh. Sa Revelation chapter 12, di ba? Look at verse 10. Revelation 12:10. 12:10. Ibasa. Revelation chapter 12, verse number 10. Yeah. It's right here. The Bible says, "And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of His Christ.
For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Oh, yun. So, ang trabaho niya, day and night. So, hindi lang, ano, hindi lang siya magtatrabaho ng alas 3 madaling araw. Ano siya nagpapahinga? Huh? Okay, actually, sabi ng Bible, because his time is short. So, magmamadali na siya, no? Mas matindi ang trabaho niya ngayon. His time is short. Look at verse number 12. Therefore, rejoice ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Amen. So, hindi na siya magpapahinga ng, kunwari, alas 10 hanggang alas 2. Shifting. Alas 3, wala ko lalapas. May shifting. So, walang connection po yun. Okay, that's all pagan traditional belief. Alright. From Brother Romel Licopit, Pastor Joe, ask ko po, ano po mangyayari after tribulation? Di ba po ba millennial reign? Yeah. Hindi na po ba maghahasik si Satan? Maghahasik pa. Chapter 2. After 1,000 years, okay, Revelation 20, Brad. Buksan mo yung Revelation 20, Brad. Brother Romel, Revelation 20, we go to verse number 7. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Verse 8. Verse number 8. And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. There you go. Diba? So, meron talaga ano, time na mag-disciple si Satan after the tribulation period. After the millennium. Amen, amen. I-post ko sa inyo. 7 to 8. Next question. From Sister Winani Licopit, follow up questions po last night regarding po sa judgment seat of Christ. Hebrews chapter number 8, verse number 12, it says right here, "For I will be merciful to their unrighteousness and their sins, and their iniquities will I remember no more." Amen. Kasama pa din po ba na i-judge ang ating mga kasalanan na ginawa? Well, that is the purpose. Kung titignan natin sa 2 Corinthians 5:10, whether be good or bad. Whether be good or ano, bad. Oh. Tapos yung ano, yung sa 1 Corinthians 3, uh-huh. Sabi ng Bible, yung mga ano yung works na susunod. So ibig sabihin yung works mag-a-appear doon. Ano yung mga works na yun? Whether good or bad, yung mga bad works yun. Uh-huh. Kaya sabi ng Bible, every idle word that proceeded out of the man, God shall give account in the last day. No? Matthew chapter 12, meron yung every idle word kaya niya. Bawat single word. Mag-a-appear, ha? Sa judgment, ha? Sa John chapter 12 naman, verse 28, "He that rejected me and received not my word hath one that judged him, the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day." 12, so may judgment pa rin. Lahat tayo may judgment. Okay? At i-judges tayo according sa ating ginawang kasalanan. Romans 6:23, "For the wages of sin is death." So ibig sabihin, meron talagang bunga ang kasalanan. Kaya nga nagkakasakit, namamatay, at yung iba ay nawawala ng answered prayer because of sin. Okay. Yung sa Hebrews chapter 8, yung I will remember no more, new that's covenant. The new covenant ng Israel yun. Israel. New covenant, Romans, Hebrews 8. Sa millennium reign. Na yung kanilang kasalanan, pag-reject sa kanilang Messiah. Uh-huh. Ha? Okay. Amen. So, next question. Who is Alberto Rivera? Oh, Alberto Rivera is isang Spanish na ano yan eh, na bishop na siya isang priest at yung kanyang mother gusto siya maging priest. So pinaalaga siya since bata pa. At mataas ang kanyang naabot na katungkulan sa loob ng church o ano. Loob ng church ng ano ng Catholic. At actually he went to the Vatican library and he found out a great, you know, great secrets. At yun ang in-expose niya. Nung siya ay nanganib ang kanyang buhay, so nagtago siya and expose a lot of things about nagkukup ba sa kanya, Pastor, si Jack Chick? Hindi. Tingnan ko lang yung story niya. But he was by some Baptist brethren. Hindi siya Baptist, but some brethren. And he was inalagaan siya sa faith and then later on, naging very bold siya sa ministry niya na expose ang Catholic Church. Parang si Martin Luther. Actually, maraming mga priest na
Hinanting siya, pastor, no? Maraming priest na yun ang kanilang ministry. Nag-expose sila ng kanilang ng errors ng Roman Catholic Church. Amen. So, ganda mga books niyan. Oh, recommended po yun. Highly recommended. Hanapin niyo po si Alberto Romero Rivera. Good evening po, pastor, sa inyo, Brother Nolly Boy. Lahat dyan, pastor. Ano po ang seven seals sa Revelation? Thanks po. Kaya nga siya seals. Ibig sabihin ng seals, ibig sabihin, bubuksan. Seals. Ha? Ibig sabihin, it's going to be open. Seven seals. Actually, yung seven seals na yon, yun yung mga salot, parang plates. Ha? Kasi nga, remember sa Exodus, naalala mo Exodus? Chapter 7 hanggang 10, hanggang 11, hanggang 12, hanggang 13. Makita mo yung 10 plagues, na unti-unti yung binubuhos. Pero lahat yun eh, hanggang sa maubos lahat ang ekonomiya ng Egypt at palayasin sila, no, yung mga Israelites. Actually, ganun din ang 7 seals. Equivalent yun, no? Kaya 7 seals, siya, ibig sabihin bukas, bubuksan, no? Tapos bawat seals, may vials. Di ba? O, ganun. So, habang binubuhos yun, makita mo, narratively, dinidescribe kung ano nangyayari sa tribulation period. Okay. Amen. From Brother Oliver Hermoso, sino po ang pwedeng madisib ni Satan sa Revelation chapter 20, verse 7 to 8? Salamat po. Yung mga galing dito sa tribulation period, okay, kasi may mga masisave sa tribulation period, human sila, with flesh. Okay? And they will enter the millennium, 1,000 years. So, sila human, so they're going to multiply, no? Magkakaroon ng ano yan. Magre-reproduce sila dito. Dadami sila dito. Dahil nasa Adamic nature pa rin sila, tanda natin, Adamic nature, nadidisip pa rin ang Adamic nature. So, losing salvation siya pa sa, no? Yung mga nasa millennial, they lose their salvation? Yeah. Inheritance na yun eh. Okay, so those people na galing dito sa tribulation period, and then they give birth here, and then dumami sila kasi 1,000 years yan. So, ibig sabihin, napakaraming tao. So, Pastor pala, pag kami nagtanong sa atin ng tanong na naniniwala ka ba sa losing salvation, may mga Christian kasi kaagad-agad sumasagot na, hindi yun. So, we can say na pala na talagang may losing salvation, but it depends on the timeline. Yeah. Okay. Sa millennium, wala. Amen. From Sister Jessica Jane Solano. Pastor, pag po ba nasa heaven na tayo at kasama na natin si Lord, gagawa po ba siya ng panibagong earth na wala na si Satan, wala ng evil at puro worship na lang kay Lord? Yeah. New heaven, new earth, and new Jerusalem. Mm. No? So mangyayari yan after the millennium, tapos tuloy-tuloy yan eh, di ba? It's a burning of the earth, tapos white throne judgment, and then new heaven, new earth. So yun na yung wala na si Satan because he's going to be cast to the lake of fire. Chapter 20, Revelation 20, verse number 10. So wala nang Satan magdi-deceive. So meron ng new heaven and new earth. Buksan natin sa 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3. Kaya tara pa tayong ilap natin. Mainit kasi. 2 Peter chapter 3, verse 10. Okay. Yan ang plan. The Lord's not slothful. That's verse number 9. Dito tayo. Sa 10 muna. Diretso na tayo dito sa 2 Peter 3, verse 12. Verse 12 na. Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and new earth wherein dwelleth righteousness. Ayun, dwelleth righteousness. Nagdudwell na yung kabutihan. Wala nang Satanas. Amen. Puro worship na tayo. Glory to God. Praise the Lord. Amen. 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 So wala na po. What a day, that glorious day. Amen. No more question. Ah, ipahabol. Sister Loida Valdez Solano, yung question ko po, Bro Mike, about Pentecost. Sorry po. About Pentecostal daw pa, so. Any comment? Hindi. Teka, kailangan kasi specific. Ano ba yung question sa Pentecostal? Sister Loida, pa ano po ulit kasi nawawala po sa dami ng question.
Alright, so yung Pentecost, ganito na lang, mahabang inahanap ni Brother Mike. Okay? Kasi may instance sa Acts chapter 2, okay? Makita mo yun sa Bible, yung word na Pentecost, nag-appear siya, di ba? Pentecost? Chapter 2. Yeah? Actually, ang Pentecost kasi, Feast of Feast, ito ay isang Jewish feast. Jewish feast. Alright? Ang Pentecost ay isang Jewish feast. Ha? Ito, Pastor, yung ano niya. Pastor, sabi ng ibang picture ay tapos na ang end of times noong Pentecost. Yung end of times po daw ay end of the age. Eh di wala nang effect yung rapture. Mali po yun. Ganito. Una, ano ba yung Pentecost? Ang Pentecost kasi nasa Leviticus chapter 23. No? Ito ay isang Hudyo, Jewish peace. Yeah. Bakit importante yung Pentecost? Kasi noong Acts chapter 2, doon nag-appear po yung pagdating ng Holy Spirit. Binaptize yung mga apostles at sila ay nasama sa body of Christ. Okay? Actually, yun pa lang ang start ng Church Age. Dito pa lang siya nag-start. Okay? Ang Church Age. Kasi nga, tuloy-tuloy. Alright? So, yung work ng Holy Spirit nag-start dyan. Yan. Start yung work ng Holy Spirit. Okay? Hanggang saan? Hanggang sa tribulation period. Yung work ng Holy Spirit mag-start dito sa Pentecost, Acts chapter 2, tuloy-tuloy yan hanggang matapos ang Church Age. So, hindi po ito yung huli na kasi ang tinignan nila dyan sigurado, Brad, yung sa Joel. Joel 2. Joel. Hindi po ito, ang Joel chapter 2, hindi nangyari sa panahon ng Pentecost. Yeah. Okay? Binanggit lang yan ni Peter, pero hindi nangyari kasi ang Joel chapter 2, quoted siya, it speaks about the tribulation period. Amen. Pero hindi nangyari sa Acts chapter 2. Wrong po yun. Kasi, pag binasa nyo, makita ninyo, sa Acts chapter 2, kung nangyari ang Joel, dapat merong pagdilim ng panahon. Okay? Pagyanit ng lupa. Yung sun. Yung sun, magiging kulay black siya. Yung moon, magiging kulay red. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Tapos magkakaroon ng maraming mga planets na babagsak sa Earth. Okay? So, kung nangyari sa Acts chapter 2, hindi naman nangyari. Binanggit ni Peter yung mangyayari sa tribulation period na binanggit ni Joel. So, nothing happened in Acts chapter 2. Maliban, yung pagdating ng Holy Spirit. So, may gap dun pa siya. There's a gap. Yeah. Time gap. Alright. From Brother Feber, Penn Castle, pag nasa heaven na po ba tayo, magkakakilala pa ba tayo dun? Yeah. Wow. May recognition, of course. Amen? Mm-hmm. Kasi may soul ka pa. Yung soul mo kasi, you go to Malachi chapter 3, I'm going to show you something here. Malachi chapter 3. Saka, punta kayo sa Luke chapter 16. Oo, tama. Maliwanag po yun, no? Nasa kabilang buhay, hindi man sa langit, okay? Pati sa impyerno. Okay? Recognition. Punta kakilala. I'm looking for verse 16. Basahin mo, Brother Faber. Verse 16. Malachi 3:16. Then they that feared the Lord spake often one the another, and the Lord hearkened, and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord and that thought upon his name. Okay, so may remembrance. Book of remembrance? Book of remembrance. So maalala natin, no? That's the reason why we have the knowledge of the past, the present, and the future. Amen. Okay. Tsaka meron tayong Bible eh. Diba? Uh-huh. Yung Bible, ito-drawing niya yung nakaraan. Diba? Bira, no? Amen. From Brother Sherwin Omega. Good evening po, Pastor. Sino po ang nakasakay sa white horse sa Revelation 6:2? Thank you. That is the Antichrist. Antichrist. That's the Antichrist. Revelation 6:2, kaya nga kanina pinakita kong drawing, yung bow. Yung bow na walang wala siyang arrow. That's the Antichrist. That is the Pope. Kinapi niya pa rin yung Revelation 19 pasab, no? Yeah. Copy. Anti-type talaga siya. Alright, from Sister Jessica Jane Solano, tanong po ng husband ko, pag naging army na po tayo ni Lord to fight the battle of Armageddon, gaano po katagal yung battle period? Saglit lang. Revelation 19. Once lang. Tingnan niyo, Revelation 19. Jesus nga lang ang kakatay sa kanila. It will not take a lot of effort. Nalang tayo.
backup. Revelation 19. Reinforcement. All right, Revelation 19. See this one, verse number 15. Revelation 19, 15. Verse 14, 15. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of the Almighty God. Amen. So one time lang po yun, no? Out of his mouth goeth a sharp sword, Bira. Smite the nations. Woo. Okay? Amen. Yung day na yun, the day, wow. Ubus sila. Para one strike lang pasan, no? Parang lightning. Nakisyoso lang tayo. Meron, brad. Meron. Sa Sogal, parang meron. You're just a witness. From Sister Loida, thank you po, Pastor, about sa Acts chapter 2. Mas reliable po ang explanation niyo. Glory to God. Mm. Another question from Sister Jessica Jane Solano. Another question po from my husband. Pag po ba nasa heaven na tayo, makikita po ba natin yung mga unsaved sa lupa or sa hell? Separation. Ang hell is called eternal death or second death. So the meaning of death is separation. So they will be separated sa atin, sa lugar natin. So there will be no chance for them to see. Diba? Actually, the final look upon our loved ones na i-judges ng Diyos in Revelation chapter 20 at the white throne judgment. After that, they're going to depart. Sabi ng Bible, depart from me, accursed into everlasting fire. Prepared for the devil and his angels. So depart, ibig sabihin. Talagang lalayo sila. Diba yun yung final natin sa kanila, meeting pa sa family relatives? Yeah, that's the final. Makakaramdam ba tayo ng awa sa kanila? Yeah. Kaya nga sabi ng Bible, twice na binanggit yung God shall wipe away all tears from their eyes. Twice, no? Kasi una, we lost opportunity in the judgment seat of Christ. Okay? And then in the time of the white throne judgment, God shall wipe away all tears. Yung tears na yun, hindi tears of joy yun, ha? It's the tears of yung remorse, regrets, that you have lost the opportunity to rescue. So, okay. Kaya ngayong araw na ito, Pastor, kailangan pupukan na, no? Ay. So, sad day. Yeah, no more sad day. Brad, may question ka pa dyan. So, from Sister Ivy, Pastor, may tanong po ako. Na-late po kasi ako ng tanong. Tanong ko lang po, ano nationality po kaya ng Antichrist? Okay. So, Antichrist, pabalikan natin si Judas Iscariot. Siya yan, isa siyang Syrian. Syrian Jew. Okay? So, siya ay mix siya ng Ham line, Keriot. At saka Shem line. Okay? The man of Keriot. Okay, Ham and Shem. Bakit Shem? Kasi nga, kukunin niya yung line ni Kristo eh. Diba? Bakit Ham? Kasi ito yung evil. Ito ba yung line ng evil? Right? Tama? Line ng evil yung Ham. Diba? Okay, bakit sa line ng Ham? Tignan mo si Nimrod, saan siya galing? Galing siya dito. Right? Okay. Tapos sodomy, nag-start kay Ham. Alright? So, Syrian Jew, yung nationality ng Antichrist. Okay? Plus, okay? Ang, di ba, ang nagiging Pope, hindi naman kailangang Italian? Oo. Oh, may Negro pa nga, di ba? Italiano, itang Ilocano. Negro, magiging Negro. Ito na yung first Niger. Na magiging ano, kasi karamihan sa kanila, European. Ito na yung first Middle East man. Gagaling sa Middle East. Bira na, talagang magiging race, ano siya? Mm-hmm. Kompleto ang race niya. Alright, so, may humabol, Sister Loida, Valdez, Solano, paano po makikilala yung totoong Jesus pinaglalabanan na sa Armageddon? Glorified bodies eh. So, siya yung glorified body, and pakita mo yung kanyang itsura sa Revelation 1. Revelation 1, yung kanyang appearance. Yung spit is brass. Yeah. Head Revelation is gold. Revelation 1, yung appearance niya, ito, sister. Sabi po niya dito sa verse 13.
Verse 12, then I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw seven golden candlesticks. And in the midst of the seven candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. His head and his hairs were white wool, white like wool, as white as snow. And his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine brass, as if they burnt in a furnace, and his voice as the sound of many waters, and he had in his right hand seven stars. Out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. Yun po ang anyo ni Jesus Christ. Wow. Amen. And last question from Noli Boy, Brother Noli Boy. Isa pa po, Pastor, sino po magkausap sa Revelation 19:7? Salamat po. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. Sino ba magkausap? Magkausap, Pastor. Eh, sino ba ang kakausapin ng Panginoon? Kundi ang kanyang, ano, kanyang anak. Diba? Ang kanyang anak. Kasi that is the relationship of God the Father and God the Son. Joshua ay John 17 verse number 5, no? John chapter 1 verse 18. Okay? Para sa ano, let us make man in our image. That's right. Uy, minumabol, Sister Jessica. Alright. Doon po ba sa judgment, magkakaharap-harap ang saved at hindi unsaved? Tapos i-judge ni God, kaya doon lang, doon last mo makikita yung unsaved relatives mo? That's right. That's right. That is right. That's the last time that you're going to see once again. The last time you're going to see once again. That's the awful moment. Your loved ones. Another awful moment. Another question, Pastor, from Sister Liza. Amen. Pastor, sa langit po ba, meron po ba tayo gender? Sa langit, sa gospel, okay, kasi ang gospel, sabi ng Bible, I have begotten thee by the gospel. Yung mga Christians, siyempre, begotten, ibig sabihin, pinanganak sila. So, nung pinanganak sila sa family ng Diyos, ano sila? Sons of God. Okay, so yun ang magiging gender mo, sons of God. Alright? Sons of God. Angel ka, actually, angel. Angel. Angelic in body. Angelic in form. Okay? I have begotten thee by the gospel, 1 Corinthians 4:11, and then, okay, John 1:12. Tapos, 1 John 3. Chapter 3, verse number 2. 1 John 3, verse 2, you shall be like Him. When He shall appear, we shall Romans 8:29. Ganun din, Romans 8:29, kamukha natin si Christ. Amen. So, okay, yun ang appearance natin. Amen, amen, amen. So, mabul. Brad, ko na. Mabul po si Sir Belinda Paz. Pastor, ilang horses po ba ang nasa Bible? Horses? Bible? Marami. May red horse, white. Kung ang pag-usapan natin sa tribulation period, Sister, yung main dyan, apat. Tapos yung huli, nasasakyan ni Christ bago mag-close yung tribulation period. Okay? Yun yung pagsasakyan ni Christ na white horse. Plus yung sasakyan ng maraming mga armies. Horse, white horses. Dami na, no? Bira, no? Okay, mga unicorns. Okay? Talagang may animal sa langit. Amen. Pastor, isa pa po, may nakapagsabi po kasi sa akin na na-preserve daw po yung Ark of the Covenant and nasa Jerusalem daw po ito na matago. Is it true? Ang Ark of the Covenant kasi nawala yan. Ni-rapture. Oh, if you believe me, it's flying. Yeah. The Ark of the Covenant is flying. Kaya nga suspended palagi sa area eh. Because the Ark of the Covenant go before them. Sabi ng Bible, they go before them. Nabasa ko nga sa Bukopek. Sa Israel, kapag naglalakad sila doon sa wilderness, the Ark of the Covenant go before them. So it's hanging, it's suspended. At makita mo sa Book of Revelation, nag-appear sa uli yung Ark of the Covenant. Nasa langit na. Narapture. Okay, hanapin mo yung bro. I think that's in the Bible, in Ark of Covenant, Ark of Testimony. Kami yung Ark, sabi niya. Testimony. Yung rock nga dun, Pastor, sa Old Testament, gumugulo, sumusunod sa kanila eh. Pati hanap mo yung bro, yung Ark of Testimony. Nasa heaven yun. Pag-check mo na, bro.
Art. Art, Daniel. Mas mabilis yung apps mo kasi. Ano, mabagal yun. Mahinang ano yan. Art of mahinang history. Mahinang magbigay yan. Pero yung, ano, yung cellphone pa. Wala sa inyo yung technology. Art. Art lang. Hanapin mo. Art. Mabagal yung rap. Yung ano yan. Hindi ko ginagawa. Revelation ba pa, sir? Revelation. We have Revelation chapter number... Madami. Sa dulo. Sa dulo ka siyempre. Revelation chapter 23. And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which reaches the brain and heart, and I will give unto the Lord. Revelation 11:19. And the temple of God was open in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament. Oh, yeah. And there were lightnings and voices and thunderings. Hanap kayo, dumulitin na. Mas maganda yung pag-ibus. Revelation 11:19. Oh, yeah. Revelation 11:19, Brad. Hanapin mo yun. And the temple of God was open in heaven, and there was seen in his temple the ark. Yun. Asa langit yun. Ark of his testament. Sa heaven siya. Testament pala, hindi pala testimony. Revelation, inote nyo yan. Revelation 11:19. Okay, Revelation 11:19. So far. Wala siya sa Jerusalem. Sa langit. Sa langit siya. Oh yeah. Amen. Amen. Magpahingay muna si Pastor. Okay, God bless po. Atayin po manalangin. Halos ko na yung nektay ko. Amen. Okay, manalangin po tayo. Dagi ng Diyos. Yes, Lord. Salamat po sa blessing sa gabing ito, Panginoon. At bigyan po kami ng wisdom, kakayanan, Panginoon Diyos, para matagpuan po namin ang kasagutan ng aming mga katarungan. To God, thank you for the night. Thank you for the blessing of health. At sa lahat po ng sumama sa gabing ito, Lord, bless you po ang katilang buhay and keep on giving them the interest for to find the truth. In Jesus' name, amen. Amen. Maraming salamat po muli sa mga nagpadala po ng pangkape at pangtinapay. Natanggap na po namin yung isa kanina. Yan, tingnan niyo po, the force. Ano mga kusin pakita nito? Alfredo. All right, God bless everyone. Alberto Rivera. Brother Nick, say hi. Bye-bye po. God bless. Have a good night.